Sir, tinanong po, yung sa most recovery, yung budgeting, pag sinabi nating budgeting, what is the first step? No? Kapag magpaplano ng budget, ang sagot, prioritize the activities to be acted upon. Estimate expenses, mga tol. Estimate expenses. Ayan. Okay na po ba? Pwede ko na po bang burahin? Sayang din yan. Sayang yung mga hindi nakapasok. Oh. So, shout out sa 1,700 participants natin na nakikinig ngayong araw. Ay, ngayong gabi. Okay na. Buburahin ko na po ha. Nag-chat lang po kapag na-screenshot nyo na. Ah, na-screenshot nyo na. Okay. In, pa-SSD na lang. Screenshot done. In 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 5, 1. Okay. Yan. Pamain na lang po. Gina sir. Send nyo na lang sa GC. Okay. Ayan. Law enforcement operations and planning with crime mapping, no? Na-explain ko na yung crime mapping, mamaya may example tayo diyan. Okay? Dito naman, police operations, law enforcement operations, patrol operations, pag-uusapan natin 'yan. Kung yung police ay nagsimula sa French, na ang ibig sabihin ay person who enforce the law. At ang acronym ng salitang police ay ano yung police na yan? P-O-I-L-I-C-E. Okay? Ano yan? Public officer for legal investigation and criminal emergencies. Okay? That is police, no? Na nagsimula sa French, na dinala ng mga Amerikano rito, na ipaliwanag ko na yan nung ating February 16, di ba? Na ang police ay nagsimula sa Greek, na ang tawag doon ay polis, P-O-L-I-S, which means city or state. Pero yung another Greek word, that is politeia, ang ibig sabihin, condition and the government of the city. Yung politia na Roman word, yun po ay ang ibig sabihin ay condition of the state or government. Pero yung police na ginagamit natin at yung patrol na ginagamit natin sa Pilipinas, parehas po yung, no? Parehas po yung French word, no? Na inadapt ng mga Amerikano at dinala yan dito sa Pilipinas. Pag sinabi nating patrol, ito ay French word, no? Na ang tawag doon sa French ay patrouille. Kung basahin niyan, patrouilleur. Pero sa French, ang basa diyan, sa French ang basa diyan patrouille, di ba? Yan. Na ang ibig sabihin to go through paddles. To go through paddles. Ayan. Or kapag wala yan, to travel on foot. Travel on foot. Okay? Yan yung ibig sabihin ng patrol. Sir, okay, ano po ang ibig sabihin ng ating patrol? Okay? Patrol. Patrol. In police parlance, patrol stands for, okay? Yung letter P is policeman. Policeman. Okay? A, assign. Okay? Yung letter T, two. Okay? Reinforce. Okay? Yung order. In the locality. Okay, patrol, a policeman assigned to reinforce order in the locality. Mahalagang bagay ang ginagampanan ng ating kapulisan na naka-assign sa patrol. Mamaya tuturuan ko kayo yung mga ginagawa ng mga first responder, no? Yan, yung mga bilang patrol officer, kasi kalimitan ng unang tumirespondi ang mga kapatrolan natin, ay mga nagpapatrolya o nagbibit patrol, di ba? Yan yung kalimitan natin nakikita sa bangketa, no, sa kalsada, gumagamit ng sasakyan, nagpo-foot patrol, nagba-bicycle, nagmo-motorcycle, okay? Plain clothes, marami mga types of patrol eh.
Okay, mamaya pa ipapaliwanag natin yan. Ngayon, kapag pinagsama yung salitang police at patrol, ano po ba ang ibig sabihin yan? Diba, June 2022, sir, lumabas po yung police patrol. Okay, pag sinabi natin police patrol, okay, syempre, police na nagpapatrol. Diba? Pero, ang ibig sabihin kasi, ang tanong kasi, one or more, okay, one or more police officer making round in order to guard, in order to guard or inspect, okay, property and protect lives within a designated area. Yan yung tinatawag nating police patrol. Pag pinagsama ng salitang police patrol, police na nagpapatrol. No? Ang ibig sabihin, isa o higit pang police ang kailangan mag-ikot sa isang lugar, no, para protektahan yung buhay ng tao at yung tinatawag nating property, syempre, yung mga ari-arian. Bilang police, ang motto ng PNP, syempre, wag natin kakalimutan, magkaiba ang primary goal ng PNP sa motto ng PNP. Ang motto ng PNP or Philippine National Police ay serve and protect. Kapag gusto mong mag-police, dapat hindi ka pinilit. Kapag gusto mong mag-police, dapat nasa puso mo. Baka mamaya kapag nasa training ka na, huy, doktor ako eh. Uy, nurse ako, teacher ako, eduk ako, criminology ako, pantay-pantay lahat ang tingin doon, lahat kayo kakalbuhin. Diba? Pantay-pantay lahat doon. Walang mayaman, walang mahirap, walang sa natapos. Pag nagtitraining kayo, magkakabody kayo doon. Diba? Na kapag napagtagumpayan mo, yung training na yan, no? Meron pang FTX or field training exercises, ito yung actual training and experience mo, no? Or OJT mo sa pagta-traffic investigation at sa pagpapatrolya, 'di ba? At kailan bibigyan ng baril yung police pagkatapos ng bisok, 'di ba? At ilang bala ang ibibigay? Ilang baril ang ibibigay sa police? Isa, pero ilang bala? 28 na bala. Kapag sa police ayon sa logistics natin. Pero sa guard, na pag-usapan naman natin kahapon, kapag sa gwardiya, ang basic load, no, of ammunition for every firearms, 50 load sa baril. Ngayon, for every security guards, 25 na bala. Kapag naputok na yung 25 na bala, bihingi siya ng another 25 sa security agency niya. O, balik tayo rito. Ang motto ng police, serve and protect. Kapag gusto mo maging police, ikaw yung magsaservisyo at magpo-protekta. Saan? Sa buhay ng tao at ng mga property, kung saan ka naka-assign o saan yung area of responsibility mo kahit pauwi ka na. Kahit you are free from tour of duty or kahit off duty ka na. Okay? Kapag may nakita ang krimen or lumalabag sa batas, okay? Gawin mo ang iyong sinumpaang tungkulin. Okay? Serve and protect. Ikaw yung magseservisyo at magpoprotekta sa buhay ng tao at ng property niyan. Walang kulay ng tao, walang gender ng tao, walang relihiyon, no? Okay? Walang yan, walang relihiyon. Kung ano mang kulay niyan, no? Amerikano ba yan? Okay? Taiwanese, Japanese, Bumpanese. 'Di ba? Ang primary goal ng patrol ay crime prevention. Crime prevention. Kaya may nagpapatrolya, no? Ang kanilang primary goal ay crime prevention. Sir, ano po ba ang pinagkaiba ng crime prevention at crime suppression? Kapag sinabi natin crime prevention, mga tol, pag sinabi natin crime prevention, wala pang nangyayaring krimen. Pero kapag sinabi natin crime suppression, meron nang nangyaring krimen. Ang ginagawa na lang ng pulis, hinuuli na lang nila yung gumagawa ng krimen. Uulit